Hello everyone, it's me, Demi. So, for today's video, i-discuss ko sa inyo kung paano nga ba na-monetize ang isang channel. So, baka nagkataka ko yung iba kung bakit ako gumagawa ng ganitong video. Eh, dalawang videos pa lang naman yung na-upload ko sa YouTube channel ko. And hindi naman gano'ng karami yung views. So, ginagawa ko po yung video na to para hindi po kayo matulad sa nangyari sa isang YouTube channel ko na hindi po siya na-monetize kasi hindi niya na-meet yung criteria ni YouTube. So, i-discuss ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-monetize ng YouTube channel. I-discuss ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-monetize ng YouTube channel. So, ang dami-daming lumabas na video about sa kung paano nga ba ma-monetize ang yung channel. Pero kapag in-apply mo naman sa sarili mong YouTube channel, hindi naman na ma-monetize agad-agad. So, andito po ako para tulungan kayo. Sa video na ito, kailangan mo lang ng dalawang lucky number, which is 1K and 4K. So, ano po bang ibig sabihin nun? 1K stands for 1,000 subscriber and 4K stands for 4,000 watchers. So, ano po ba yun? Ang 1K subscribers and 4K subscriber, ayun po yung requirement ni YouTube para ma-approve ni Google AdSense. Oh my God! So, way back 2017, hindi talaga 1,000 subscriber yung kailangan mo para ma-monetize. Ang kailangan mo lang is 100 subscriber lang and pwede ka na ma-monetize nun. Pero meron kasi yung nangyari na parang nireview ni YouTube and gumawa siya ng panibagong requirement para masala yung mga content creator dito sa YouTube. So, yung 4,000 watch hours, kailangan mo siya makompleto in 12 months. So, ang tanong dito is, kapag ba in 12 months or in 1 year, hindi mo pa nakukompleto yung requirement na 4,000 watch hours, hindi ka, mag-go back to zero ba yun? So, ang sagot po doon, hindi. Kasi kunwari, nag-apply ka ng YouTube channel mo in January 1, 2018 and January 1, 2019 na, so, hindi mo pa rin na kukompleto yung 4K watch hours. Several days later. Ang nangyayari doon, mag-i-start yung counting niya ng January 2, 2018 to January 2, 2019. So, ang tip lang dito is kailangan mo mag-upload ng video every day or every other day para kahit onti lang yung views, marami kang upload and ang mangyayari kasi doon, ipag-a-add ni YouTube yung mga views mo every upload mo para makompleto mo yung 4K. The next day. So, ang isa pang tip dyan, dapat kada isang video mo is umaabot ng 10 minutes kasi para kapag nakipagpalitan ka ng watch hours, marami kang mapapanood, marami silang mapapanood sa'yo. So, ayun, kailangan mo talaga ng 10 minutes kada video mo or higit mga 12 minutes or 15 minutes, kailangan 10 minutes above para hindi naman masayang yung views and para mas papadali yung pag-gain mo ng views para maabot mo na din yung 4,000 watch hours. Kasi madali lang naman yung 1,000 subscriber. Ang kailangan mo na talaga paghirapan is yung 4,000 watch hours. So, ayun, good luck.